mga kwento ni Felmo. Magandang araw sa iyo, Sir Seth. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chris. Bali, ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay karanasan ng partner ko. Natawagin na lang natin sa pangalang Marlon, sa isang bahay dito sa may South. Si Marlon po, sir, ay maraming trabaho. Kumbaga, marami itong pinapasukan. Kung ano-ano na lang at kung saan-saan na merong legal na pagkakakitaan. Hanggang sa noon nga, taong 2019, baga late 2019 na ito, ilang buwan bago magpandemya, nakuha siya bilang karpentero sa isang pinapagawang bahay. Subali, tulugan po yon. Weekend nasa sa kanila kung uuwi sila o hindi sa kani-kanilang pamilya. Bigyan ko po muna kayo ng background, Sir Seth, bago natin simulan ang pinakakwento. Itong lote, dati itong pag-aari ng mismong katabing bahay nila. Sa nalaman ni Marlon noon, bago pa man ibenta ito, ilang square meters din umano yung haba at lapad nitong lote na ito. Tapos yung pinakadulong parte ng lote, nabili na rin noon at meron ng nakatayong bahay na iba ang nagmamayari. Bali, ang nakuha nitong pinagtatrabahuhan niya na parte ng lote ay yung pinakalikod. Kumbaga, kadikit ito ng dulong parte ng bahay at ang magiging likuran ng loteng ito ay yung mismong natitirang lote ng orihinal na may-ari. Tapos ang harap naman ng lote na yun na pinagtatrabuhan nila ay ang likuran na bahagi ng daan. Medyo komplikado ipaliwanag pero ganun talaga. Ni ako nga, Sir Seth, ay hindi pa nakakapunta doon. Naging maayos ang mga unang bahagi ng pagtatrabaho nila. Hindi din naman nawala ang pamahiin sa bahay na yon. Yung pinapabasbasan yung lupa, pinatingnan sa albularyo, tapos bago pa man ito i-landscape, meron silang ipinatong na lupa na merong pang nakabaon na kung anong halo mula sa manggagamot at eksperto para mapaalis o mapalayas ang kung anumang nakatira doon. Gaya ng sabi ko, naging maayos ang mga unang parte ng paggawa ni na Marlon noon. Hanggang sa yun na nga, dumating ang pandemyang to. Talagang pack up sila noon. Umuwi siya sa amin bago pa magka-lockdown. Yung pinakaunang lockdown kung saan napakaraming sundalo sa daan. Ilang buwan din naging tenga ang bahay na ginagawa, Sir Seth. Tapos ilang buwan matapos noon, hindi ko na maalala kung buwan ba ng Agosto o Setyembre ng nakaraang taon, yung lumuwag ulit at nagkaroon na ulit sila ng pagkakataon na balikan ang proyektong ito. Dito, unang araw at unang gabi pa lamang, hindi na nila maintindihan ang mga pangyayaring naranasan nila. Pagkabalik nila, may mga parte ng lugar na hindi simentado na natubuan na ng kung anong ligaw na damo at bulaklak. Pagkarating na pagkarating nila doon, marami kaagad silang napansin. Unang-una, yung mga pundasyon ng pader. Hindi pa ganun kanatapos yun na siguro mga nasa dalawang talampakan pa lamang ang taas gawa ng dun pa sila kumukuha ng tubig sa bahay ng orihinal na may-ari. May mga bakas umano ng mga paa doon. Mga maliliit na paa. May mga aso naman sa kabilang bahay pero hindi mo kasi masasabing bakas ng paa ng hayop eh. Ang nakapagtataka pa, dumaan na yung ilang buwan. Andun pa rin ito. Pero nung subukan nilang alisin, madali naman umano nilang natanggal yung bahid na yon. Kumbaga, kung umulan ng mga panahong wala sila, dapat wala na yun doon. Pangalawa, yung buong paligid, amoy dumi umano na napakabaho, napakabantot na hindi mo mapaliwanag. Tapos nung linisin naman nila ang paligid at tanggalin yung mga kung ano-anong mga ligaw na damo, wala silang makitang pinanggagalingan ng amoy. Yung maliit nilang kamalig na tinitira nila noon,
Takang-taka din sila kung bakit hindi nila mabuksan. Kahit na wala namang lock ito at gawa ito sa yero. Tapos, nung inakyat ng kasama ni Marlon noon yung bintana ng kamalik, at ang mas nakapagtataka, pagkalapag na pagkalapag niya doon sa loob, bigla na lamang bumukas yung pinto na yon. Kusang bumukas, Sir Seth. Walang kahit na anong makitang harang o kung anong nakabara sa pinto para hindi nila matanggal kaagad. Noong mga panahon na yon, wala silang naisip na kababalagan dahil nga sa mas prioridad nila ang linisin ng buong paligid. Nang makapag-set up na sila ng pwesto, dumiretso itong pinaka-foreman o manager nila sa orihinal na may-ari ng lote para makipag-usap at syempre makikabit ulit ng tubig. Maayos namang umoo ang dating may-ari ng loteng ito. Pero sir, bago pa umalis ang foreman, may sinabi itong dating may-ari na kung maaari ay sabihin sa boss nila, yung pinakamay-ari ng bumili, na pabindisyonan o patingnan ulit yung loteng yon. Tinanong naman siya ng foreman kung bakit. Ang sagot lamang nito ay para lamang makasigurado ulit gawa ng ilang buwan na ngang tenga ang lugar. Matapos nun ay bumalik na itong foreman sa kabilang lote. Bago magtanghalian, habang patuloy nilang nililinis ang lugar, yung kasambahay ng kabilang bahay naman ang napansin nilang pasilip-silip sa kanila. Nang makita nga itong foreman, nagkamustahan naman itong dalawa. Sa pagkakataong ito, merong nabanggit ang kasambahay tungkol din sa loteng yon. Ayon sa kanya, ilang gabi at araw na umanong rumoronda ang mga gwardiya doon sa lugar na yon at tumatambay dahil sa mga report. Di ba nga Sir Seth, noong mga panahon nakakasimula pa lamang ng lockdown, may curfew, may liquor ban, bawal lumabas. Ang nangyari, may mga pagkakataong mapahapon, tanghali, gabi o madaling araw, nakakarinig sila ng mga ingay dito sa lote na ito na akala mo nagkakasiyahan. Isang gwardiya pa nga ang nabutang maliwanag ang paligid nung gabing yon. May mga naririnig siya mga nagtatawanan na para bang may salo-salo. Hindi lang basta-basta inuman o kung ano. Basta salo-salo na merong tunog ng biyolin, piano, tapos mga boses na mga nagkikwentuhan. Pero nang magradyo ito at lapitan nila yung lugar, bigla na lamang dumilim ang buong paligid. At walang ano-ano. Tunog na lamang ng kuliglig at palaka ang namayani sa lugar na yon. May mga bumisita pa nga na mismong kawani ng mga barangay doon dahil sa pag-aakalang may mga trabahador na namalagi doon. Tapos ay nagtatrabaho kahit na tigil ang construction ng lockdown. Pero wala silang naabutan. Walang katao-tao. Halatang walang mga bagong gamit. Lahat ng mga naiwan na gamit ay marurumi na. Balak naman sana umanong sabihin ng foreman na ito sa may-ari ng ginagawang bahay ang ganitong sinasabi ng mga kapitbahay. Pero sa makalawa pa daw kasi ang dating o bisita ng mga ito. Ito pa ang isang nakapagtataka noon. Kapag nagte-text o tatawag ang foreman sa amo niya para sa suhestyon, hindi masend o hindi niya makontak ang amo niya. Kumbaga bigla-bigla na lamang nawawala ang signal. Minabuti niya na lamang muna na huwag ipagsabi kila Marlon yon para hindi magkaproblema ang unang araw at gabi nila. Apat silang ando nun. Matapos mabunot ang mga damo-damo Sir Seth, etong boss nila sa grupo, inutusan silang bumili ng ilang kilong asin. Tapos, pansamantalang yun yung ipinambuhos muna sa gilid-gilid ng mga pader. Bago pa man matapos ang araw na yon, naitabi na nila yung mga semento at iba pang pwedeng gamitin sa susunod na araw para masimulan na muli ang pagbakod ng lugar. Bandang alas 7, naka-jumper o nakikabit naman sila sa dating may-ari ng lote ng kuryente noon. Pero ang meron lamang sila ay yung bulb at linyang saksakan. Palipat-lipat nilang sinasabit yon sa kung saan sila namamalagi. Bukod pa dito,
Meron silang pansamantalang saksakan ng kuryente para sa kani-kanilang mga cellphone. So ayon, kalaliman ng gabi, nakikinig lamang umano sila noon ng radyo sa cellphone nang merong mapansin ang isang kasama ni Marlon habang nakaupo sila at nagpapahinga. Yung pader sa kabilang bahay, yung mataas na pader na, doon kasi nakatutok ang ilaw nila kaya doon din nakikita ang mga anino nila. Dalawa lamang silang nakaupo sa tapat ng ilawan dahil ang dalawa ay nasa likuran, nagyoyosi at inaayos yung pinaghugasan ng pinggan. Napansin itong kasama niya na bukod sa dalawa nilang anino, meron pang dalawang dagdag anino na para bang nakaupong magkatabi sa bandang likuran nila. Tinuro niya ito kay Marlon. Manghang-mangha naman si Marlon noon. Gumalaw-galaw pa sila noon para lang matingnan kung baka may kung ano lamang sa kinauupuan nila. Pero wala. Hindi umano gumagalaw ang dalawang anino na yun kahit na ilang beses silang paroon at parito sa may pader. Hanggang sa walang ano-ano, nagulat na lamang silang dalawa nang tumayo ang dalawang anino at sa maniwala man kayo o sa hindi, yung mga anino na ito, kahit na malalaki ang ulo ay para umanong bata ang katawan. At hindi lang yon, lahat silang trabador, nakarinig ng hagikikan ng mga maliliit na boses, pati na ang mga kasama nila na nasa likod noon. Ang akala nilang anino na katabi lamang nila ay hindi pala dun malapit sa kanila, Sir Seth, dahil napansin nilang pagkatayo ng mga ito. Para silang mga gagambang gumapang sa may pader ng kabilang lote at bigla na lamang nawala sa dilim. Dali-daling tumakbo sila Marlon papunta doon sa mga kasama. Ito mga kasama naman niya, buong akala naman nila sa radyo galing ang hagikikan na ito. Pagkabalik nila, wala na ang mga anino ng dalawang maliliit na tao. Nagmatapang pa umano itong kasama nila na nasa likuran ng bahay na hayaan na lang. Marami na raw siyang naranasan na ganyan at wala din namang nagtatagal na ganung nila lang sa lote. Dahil nga sa nataniman naman na ang lote na ito ng kung sinong manggagamot na pinagkatiwalaan ng may-ari. Matapos noon, nagkanya-kanya na sila ng pwesto ng tutulugan sa may bandang kamalig na ginawa nila. Dito ko na rin natanggap yung text ni Marlon patungkol sa nakita na mga anino ng mga nilalang na yon. Sinabi ko na lamang sa kanya na magdasal siya para patnubayan sila ng may kapal sa buong gabi. Alas 4 ng umaga, Sir Seth. Sumunod na araw. Nakatanggap ako ng text galing sa partner ko na ito. Sabi niya, kung gising na daw ba ako, mag-reply ako dahil uuwi din daw siya ng umaga na yon. Tiningnan ko pa noon ang balita kung baka may lockdown na naman ulit. Pero wala. Nag-update si Marlon noon kung nasaan na siya. At bago pa man magtanghali ay nakarating na ito sa bahay. Wala itong kabihis-bihis, Sir Seth. Kung ano ang suot niya noong nakaraan ay ganun pa rin. Sabi niya sa akin, magte-text na lamang daw ang boss nila kapag okay na, kapag pwede nang bumalik doon. Nang tanungin ko ito kung ano ang nangyari, saglit siyang tumahimik. Pinahawak niya sa akin yung damit na hinubad niya at maliligo lamang umano siya saglit. Pagkatapos maligo, doon na siya nagsimulang magkwento. Ang damit na suot-suot niya noong nakaraang gabi, dinala ng boss nila. Ipapaderecho ito sa manggagamot. Ang dahilan, may mga hulma umano ng maliliit na palad na para bang mantsa na hindi matanggal. Lahat sila merong ganon sa damit. Diderecho pa umano sa bulakan ng boss niya na ito para patingnan doon sa manggagamot. Ayon kay Marlon, matapos niya akong i-text ay nagpa siya na silang magpahinga. Nagkanya-kanya sila ng pwesto sa may kamalig na ginawa nila. Hinayaan nilang bukas ang ilawan noon. Hindi na nila alam kung anong oras yun, Sir Seth, dahil sa mababaw matulog si Marlon. Padilat-dilat umano siya gawa ng
napapansin niyang may padaan-daan sa pwesto nila. Kasi nga bukas yung ilaw, di ba? At nakalaylay lang yon. Alam mo yung pakiramdam na kapag nakapikit ka, tapos may haharang sa pagitan mo at ng ilaw, di ba parang may anino o madilim yon? Tapos kapag aalis naman, matatamaan ka naman ng ilaw, so parang masisilaw ka kahit papano. Ganun na ganun. Paulit-ulit niyang nararamdaman yon. Naiirita na siya kasi parang ano bang trip na mga kasama niya doon, bakit tayo ng tayo at palakad-lakad. Nang subukan niya umanong dumilat, saka namang pagtigil ng pagdaan ng mga anino at lahat ng mga kasama niya. Masarap ang tulog noon. Meron pang humihilik. Alam mo talagang hindi bumangon kasi segundo lang yung pagkawala ng aninong dumadaan sa pagitan niya tsaka ng ilaw. So dapat, makikita niyang pahiga pa lamang yung tao kung sakaling kasama niya yun, diba? Pero wala talaga. Ang ginawa niya, tumalikod na lamang siya sa may ilawan. Para lang hindi siya masilaw at tinakluban niya ng tuwalya ang mga mata. Hanggang sa ito na, lahat sila nakaranas nito. At lahat sila, akala talagang nananaginip lang sila. May mga naririnig sila na tawa noon. Hindi masasabing mga bata pero maliliit umano na mga boses. Tapos lahat sila noon, nakaramdam na para bang may mga maliit na daliring dahan-dahang pumipindot sa iba't ibang parte ng katawan nila. Merong sa balikat, sa leeg, sa likod at sa batok. Meron pang sahita. Kasabay nun ay yung mga maliliit na hagik-hikan na naririnig nila. Malay ba nilang mga maliliit na kung ano na pala ang nagtatakbuhan nun sa paligid nila? Dahil maya-maya pa, paulit-ulit na yung patay-sindi ng ilaw. Tapos umuugong pa yung tunog noon na parang umanong puputok. Nung wala na itong tigil sa paggurap, dito na halos sabay-sabay silang napadilat na tatlo. Pero yung isa huli na ng maalimpungatan. Yun nga, napabangon sila lalo na nung nangamoy sunog Sir Seth sa pag-aakalang baka pumutok ang ilawan. Humarap sila doon. At sa maniwala man kayo o sa hindi, sa mismong baba ng ilawan, merong nakatayo. Umuusok ito. Sunog ang balat. May parte ng ulo na kalbo at may parte na merong mahabang buhok. Pero alam nilang babae ito dahil sa punit-punit na suot nitong duster. Sa pagkakasabi sa akin ni Marlon, nang makita niya umano yung babae, lalong nanuot yung amoy nito na akala mo na iwang karne ng baboy sa may ihawan. Yung tipong dumikit sa ulingan. Napatulala sila noon. Matagal na nakatitig doon. At nung tuluyang namatay ang ilaw, nakarinig sila ng isang matinis na sigaw. Pagkasigaw na pagkasigaw noon Sir Seth, tumayo silang tatlo. Dito na sila narinig ng isa pa nilang kasama na huling nagising at tumayo noon. Pero dahil sa nakita niya sila Marlon na kanya-kanyang talon sa mababang bakod palipat sa kabilang bahay, nakitalon na rin ito doon. Mabuti na lamang din at nakatali noon ang aso ng tinalonan nilang bakod. Yung dating may-ari ng loting yon. Pero ayun nga, walang tigil sa pagtahol ang mga ito hanggang sa ang mismong kasambahay ay nagising sa ingay. Sumakto namang patulog pa lamang sana yon. Alas 10 na ng gabi. Sakto lang din na umikot ang gwardiya doon sa likod ng Romoronda nang marinig ang sigawan at kahulan ng mga aso. Mabuti na lamang at mabait itong may-ari ng lote. Pinatulog sila sa may bandang bodega na katabi ng deep well. Hindi rin daw sila nagpatay ng ilaw doon. Buong magdamag silang gising at nag-uusap. Ayaw nilang matulog at kung kahit na antok sila noon, hindi nila magawang makapikit. Paminsan-minsan kasi Sir Seth, nakakaamoy pa rin sila ng parabang amoy na susunog. Mga alas 5, nagising yung kasambahay na ito.
Lumabas na rin sila doon, Sir Seth, sa may bodegang yun. At tumambay doon sa labas ng dirty kitchen kung saan nagluluto yung kasambahay. Bali doon sila sa tabi ng garahe. Dito na nila napansin ang mga bakas na mga maliliit na paa sa kanya-kanyang damit. At pagkaliwanag, Sir Seth, agad-agad nila itong hinubad at nagpalit. Ayon sa albularyo na taga Bulacan, hindi ganon kalakas ang kung anuman ang itinanim ng manggagamot para malinis ang mga nilalang salote na iyon. Kaya nakakabalik ang mga ito ng mga panahon na walang katao-tao. Lalo na yung parte ng lote na hindi pa nasementuhan. Yung tinubuan ng mga ligaw na damo. Pwedeng-pwede pa rin pamahayan ito ng mga nilalang o ligaw na kaluluwa. Posibleng ang mga maliliit na kamay ay sa mga laman lupa. Hindi man masabing diwendi o tiyanak. Pero mabuti na lamang at hindi sila nananakit. Ang nakakasigurado ang manggagamot noon ay may mga natamaan at nasaktan doon sa pagpapalayas dahil sa maling ritual. Ang mga bakas ng paa na pula ay mga sugat at dugo ito ng mga nilalang doon na natamaan ng pagpapalayas na yon. At ang babaeng nakita nila ay nasunog din umano sa kung anumang dasal o tanim na iniwan ng albularyong nakatoka doon sa pagpapaalis. Hindi umano dapat gano'n ang paraan ng pagpapalipat at pagpapaalis. Para ka daw kasi gumawa ng dahas para lamang maiwalis ang mga naninirahan doon. Kumbaga, para kang nagsunog ng mga informal settlers sa lugar na wala silang kaalam-alam. Itong albularyo na ito na taga Bulacan ang mismong nagbalik ng mga damit noon. Bumalik din si Marlon para sa ritual. Maayos na iniritual ng albularyo ang pagpapalipat sa mga nilalang na ito. Ang nakakamangha, yung mga damit nila. Kita nila na habang nagdadasal ang manggagamot siya namang dahan-dahang paglabo ng mga bakas na yon. Para nga daw nilaban sa tay biru pa niya. Natapos ang ritual, wala namang mga inialay noon. Pero ayon sa manggagamot na ito, panatilihin pa rin umano nila Marlon na maging tahimik at magtabi-tabi sa pagtatrabaho doon. Lumipat naman daw kasi talaga ang mga nilalang ng maayos matapos ang ritual niya, yung tamang ritual niya. At natulungan niya ang mga ito na gumaling ang mga sugat nila. Pero ang nilipatan ng mga ito ay ang natitirang bakanting lote lamang sa tabi na siyang pagmamay-ari ng dating may-ari ng loteng tinatayuan nila ng bahay. Good evening mga kagiliw. Maraming salamat po sa mga naikinig ulit ng kwento natin. Medyo spooky, no? Nako, ingat-ingat tayo sa mga nabibiling lote. Tsaka dapat talaga maayos yung mga, alam mo na, yung mga ritual natin kung sakaling kailangan natin magpaalis ng kung ano doon. So yun nga, matako naman tayo sa shoutout request. So mga gusto magpa-shoutout, alam nyo na yan. E-message nyo ako, nakalagay sa description natin kung paano nyo ako ma-reach out. Iwasan lang natin yung shoutout request sa comment section dahil hindi po natin ina-acknowledge yun, okay? So ito na, unahin na natin, happy birthday sa'yo. Maraming salamat po sa palaging pakikinig, Ma'am Teresita Duazo. Maraming salamat, happy birthday po. Maligayang kaarawan, more birthdays to come po sa inyo. Salamat. Next is from Ma'am Kim Sue Hirod. Pag-greet sa mami ko sa Isabela. Mami Pet, happy 70th birthday. Batang bata, stay healthy at ingat palagi. Love you from your family in Clark. Yun. Happy birthday po, Mami Pet. Maraming salamat, Ma'am Kim. Next is from Ivan Tanan. Sir, pa-shoutout nga pala kay mama na si Maria Adela Cabaluna Tanan na ginagawang pampatulog ang pagkikinig sa mga videos nyo. Sana po manotice. Thank you. Dahil sa inyo nawawala stress ni mama. Salamat sa inyo, Ma'am Adela. Huwag kayong ma-stress at huwag kayong magsasawa. Okay? From Resume Funa Fabraquel. Sir, matagal-tagal niyo na rin po akong listener. Pa-shoutout naman po sa mga anak ko na sina AJ at B-Boy na nakikinig din.
pag nakikinig ako sa mga kwento mo. Pa-shoutout na rin po sa akin, Gingging. Hello sa iyo, Ma'am Gingging. Kay Ma'am Jessa Ann, sir, good day. Pa-shoutout naman po from Iloilo. Silent listener niyo po ako since June. Isa po ako sa mga sinusubaybayan. Isa po kayo sa mga sinusubaybayan ko sa YouTube na kahit malamig na sa office, mas lalong lumalamig dahil sa stories niyo. More power sa channel niyo. God bless po. Halong permi. Kauman, Ma'am Jessa. Thank you. From Jazz Sungit. Sungit ba talaga? Hello po, boss. Pa-shoutout naman po sa mind ko. Next na si Roy Abela. Kilig. Magkasama po kaming naikinig sa mga kwento mo hanggang makatulog na lang kami. Thank you in advance. God bless po. Always and more subscribers to come sa inyo from Jazz. Thank you sa inyo. Next is, medyo na late. Hindi ko nabasa kaagad. Pa-shoutout naman po Sir Seth Jeneline Miles Caliso po. Parati po akong updated sa mga ina-upload nyo pong video sa YouTube. Nawiwirduan na yung mga kasama ko sa fieldwork at ginagawa ko daw pampatulog yung mga kwentong aswang. Ang sarap kasi sa ears ng boses nyo. Salamat. Thank you. Stay safe. Kayo rin po. Stay safe din po sa inyo kung nasaan man kayo ngayon. Thank you. Last but not the least, from Doc TV. Good evening, Sir Telmo. Pa-shoutout po sa family ko, Jafar family, Mualip family from Tawi-Tawi. Palagi po akong nakikinig sa kwento ninyo kahit ano pang ginagawa ko, parang na-addict na ako sa kakapakinig. Ito po name namin, Ferdana Mualip at sa anak ko, Arhamar Hajal, sa pinakamamahal ko na Mr. Anwarudin, Pasawilan Shukran. Thank you. Sana po tama ako ng pagkabanggit, no? Maraming salamat, Doc TV. Ayun lang mga kagiliyo. Bukas ulit!